Eto na ang sagot sa inyong mga katanungan. Bakit ba hindi ko nagustuhan yung rhinoplasty ko? Beshi, mga Marcy, mga Swissy ko dyan. So, in today's video, eto na yung very honest feedback ko sa inyo after 9 months ng rhinoplasty ko. So, December 12 ngayon, 2021. Dun sa mga nagme-message sa akin sa Instagram, sobrang dami. Yung iba hindi ko nare-reply. Nagkakanda patong-patong. Eto na ang sagot sa inyo mga katanungan. Bakit ba hindi ko nagustuhan yung rhinoplasty ko? Pero bago natin simulan, pop-up ko muna sa screen yung mga ginawa kong document episode ng mga rhinoplasty ko. Nandiyan yan. Lalagay ko na lang sa description box. Click nyo yung mga link para hindi na kayo mahirapan maghanap. Kagigising ko lang, wala akong makeup, walang contour, para makita nyo bakit ba hindi ko nagustuhan. Okay naman si Doc. Wala akong masasabi sa kanya. Wala akong, hindi ako against or magaling siya. Kasi ang mga doktor may kanya-kanyang strategy, style ng pag-surgery. Ako kasi hindi ako masyadong nag-research. Pero yung mga friends ko na nagpa-surgery sa kanya, nag-undergo ng vulcanizing ng mga kanya-kanya nilang ilong, okay naman. And napansin ko kasi sa kanya, sa usapan namin ni Doc is nangangamatis yung ilong ko. Panoodin nyo na lang. And then, nung mga after 4 months, napansin ko na nakaganon siya para makita nyo. Hindi kasi siya pantay yung butas. Ayan, lapit natin. Tapos, kung papansinin nyo, nakaangat siya ng ganon. Sinabi ko kasi kay Doc na i-sharp niya ng very, very light yung alar. Pero ang sabi niya sa akin, kailangan daw magbasag ng buto dito and yung gums ko kasi nakaangat dahil nga overbite ako. So, iniisip ko yung gastos, kung magpapa revise ba ako, and libre naman yung ginawa ni Doc sa pangalawang revision. Kung yung healing process, yung moment na parang yung mga tulog mo, naka-straight ka lang, bawal ka muna gumanon for 2 months yata, hindi ko na maalala. Ang hirap din nung pinagdaanan ko, hindi biro. Ang nangyari sa akin, mga sis, ilapag niyo yung comment niyo doon sa mga nagpa-vulcanize or enhancement ng kanya-kanyang ilong. Kasi gitna yan eh, yan yung unang mapapansin. Nung una, syempre, wow, di ba? Parang tumaas siya ng konti, although may bridge naman ako. Compare nung dating virgin nose. And ang nangyari sa akin, mga beshi, pansinin niyo sa side, parang nakaangat siya. And ang dami nagsasabi sa akin na may mali. Marami din nagsasabi sa akin, mga kaibigan, kung nawag na, okay na yan. Lalo na yung asawa ko, kasi hindi na siya pumapayag. Kailangan ko siyang hilutin. Nasaan pumayag siya next year? Kasi planning nga namin mag-baby. Nag-consult ako sa OB ko na magta-35 na ako. Tayo mga babae, may expiration yung ating matres, diba? So, iniisip ko na, paano kaya after ng baby? And may picos din kasi ako. Dun sa pangalawa kong, sa bunso, nahirapan ako sa kanya ng bonggang-bongga. So, hindi ko alam. Kaya tinatawag na tayo ng aking trabaho. Bilisan na natin. Ang dami kong gagawin, mga besh. Para sa inyo tong video na to, hindi ko alam kung mabubuntis pa ba ako. Abangan nyo yan. Gabi-gabi, parang hindi ako makatulog ng maayos. Kakaisip na gusto ko siya iparevise, pero kanino? Kasi iba-ibang style nila eh. Kanya-kanya sila ng technique, ng galing. Kasi meron mga surgeon, may mga magaling sa alar, magaling sa yung tinatawag na osteotomy ba yan? Yung binabasag ng konti yung buto sa ilong. May mga ganyan eh. Kanya-kanyang forte. So, iniisip ko kung kanino, dun sa mga nagpa-rhinoplasty din, lapag mo yung comment nyo kung sino yung magaling na naging happy kayo. Ako kasi, para sa akin ha, dahil syempre pinag-ipunan ko to, medyo ito na naman, naiiyak na naman ako kasi, ano, pag naiisip ko siya, wala akong pinagsisihan kasi iniisip ko na lang na mas maganda naman siya ngayon compare nung virgin nose siya. Yung gastos kasi, ang hirap pag-ipunan din yun, syempre pinag-ihirapan natin yung pera. Pag nagsasalamin ako everyday, buti na lang naka-face mask tayo. Hindi talaga ako 100% na okay. And alam niyo yung
'di ba sa mga baboy, nakaangat yung butas, parang ganun. Anyway, ayoko umiyak kasi ang aga pa ngayon, good vibes tayo, mga beshi, mga marsi, mga swissy ko dyan. Ito yung bibigay ko sa inyong tip. Sumali kayo sa mga GC. Ito yung sinalihan kong GC, Rhinoplasty Group Philippines. Pop-up ko sa screen yung mga GC sa Facebook na pwede nyong salihan kasi sinishare nila doon ng mga swissy natin dyan yung mga journey nila. Kung yung mga nagpa-revision sila, tapos yung meron din mga nagpo-post doon na na-infection yung ilong nila, kung ano man. Kasi iba-ibang klase yung rhinoplasty. Pwedeng silicone, pwedeng yung tinuturok lang, and pwede yung tagaya sa akin, yung cartilage dito, nilagay sa tip, nilagyan ng Gore-Tex. Ayan, and sa scar, yung mga nagtatanong pala, buti naalala ko. Kung papapansin nyo yung scar, ang galing ni Doc dito. Dito walang scar, parang walang nangyari. Kasi dito yung una-una eh, nung nilagyan niya ng Gore-Tex, dito niya lang binuksan. Yung sa gilid, lapit ka para makita nyo ha. Napapansin nyo ba? Ayan. Yung dito kasi, nagpa 3 times na dermablate. Kumuha ako ng 8 session niyan sa Luminis. Shoutout tayo sa Luminis Family VGC. Hello guys! Ayan, para siyang, and sa Alabang pala, kasi may branch sila sa Bulito. Doon din ako pumupunta. Ayan, medyo hindi na siya halata. Tinigil ko muna, kasi iniisip ko nga, sa kung magpapa-revise ako, diba? Sayang naman yung session ko doon. Kaya stop ball muna lang siya doon. And sa December 29, nasa Ampong ako, Makati branch. Magpapa-braces nga ako para gumanon yung gums ko. Kasi na-mention ni Doc na nakaangat daw kasi yung gums ko. Pero syempre, nagre-research na ako and sabi din ng dentist, hindi naman daw dahil lang doon. Napansin din ng mga iba talaga na nakaangat. Kung kayo ba, please comment down below ha. Kasi sa side ako ng ganyan, diretso. Pop-up ko sa screen yung mga selfie picture ko na walang filter kasi pag ginamitan ko siya ng filter, ang bongga niya talaga mga besh, ang lakas maka-Barbie. Pag naka-straight kasi yung mukha ko, then nagba-vlog, hawak ko yung camera. Minsan cellphone, mabilisan na vlog, di ba? Wala tayong script. Ang hirap umanggulo kasi pag naka-straight ka na ganyan, lalo na pag nadadrive ako, mapapansin nyo, panoodin nyo yung mga iba kong episode na eto na yung na-enhance na ilong ko. Nakaangat talaga siya ng bongga. Parang sana hindi na lang ako nagpaano. Pero ayoko kasi mag-regret dahil gusto ko naman to since college pa. Mas okay naman siya ngayon compared sa virgin nose ko. So dun sa mga nagbabalak, mga beshi, mga marsi, mga swissy ko dyan, naiyak ako kasi yung gastos mga beshi, hindi biro. Talagang hindi siya almost 100, umabot din siya ng 140,000 plus. And yung time kasi importante sa akin yung time eh. Dahil meron nga akong mga anak, lalo na yung toddler ko, hands-on, online school. Bago ko ako magpaalam sa inyo, abangan nyo kung may revision ba. And pag-iisipan ko yan. Message nyo ako sa Instagram dahil doon ako active. Hindi ako nagpe-Facebook. Pasensya sa mga hindi ko nasasagot dahil hindi lahat kaya kong sagutin. Mag-research kayo. Okay? Huwag kayong, pag-aralan nyo, gumawa kayo ng assignment para hindi kayo gagastos ulit for revision. Kasi ang hirap, di ba, kung pinag-ipunan nyo ng bonggang-bonggang katulad ko, tapos after ilang ano hindi nyo nagustuhan, another ipon na naman ulit para masulit nyo yung effort, yung ipon nyo na pinaghirapan nyo. And huwag kayong mahiyang magtanong dun sa mga medyo nahihiya. Pwede kayo gumamit ng dami accounts. Kasi sa mga GC ng Rhinoplasty Group, may mga account din dun na hindi nila account yon ganyan. And nakakatawa kasi dun sa silent reading. Silent ano lang ako dun eh, kemero. Hindi ako masyado nagko-comment. Nakakatawa kasi bawal yung bullying dun. Dalawa yung GC eh. Yung isa, I'm not sure kung nag-join kasi ako, pop-up ko sa screen para makita nyo din. Pag-isipan nyo ng maraming beses yung huli kong iiwan sa inyo bago ako maligo, bago ako kumurati sa labas. Tingnan nyo yung mga doktor. Huwag kayong magpapadala sa mga promo. Mahirap din yung mga promo-promo and yung mga ahente. Kasi may mga clinic na may mga kanya-kanyang ahente pero may ibang hindi. Mag-research na lang kayo sa page nila or sa Instagram or sa Google ng mga contact number ng clinic para dun kayo dumiretso. Okay, sana nakatulong sa inyo tong video na to. And thank you so much for watching. Enjoy your day, enjoy your night, enjoy tomorrow morning. And don't forget to subscribe. Bye guys! See you sa next vlog. I love you all!